Magandang araw po sa inyong lahat. Ang balita po natin sa araw na ito ay tungkol kay Vice Ganda. Si Juliana Pariskova, si Gobia nga ba ang tinutukoy niyang troll? Pero bago po tayo magsimula ay huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. Si Juliana Pariskova Segovia mismo ang tila nagkumpirma na siya ang tinutukoy ni Vice Ganda nang magpasaring ang host comedian tungkol sa mga troll. Walang binanggit na pangalan si Vice sa kanyang blind item sa live broadcast ng noontime program ng Kapamilya Channel na It's Showtime ngayong Martes, April 26, 2022. Sa segment na Showtime Sexy Babe ay binasa ni Vice ang tanong para sa isang contestant. Naniniwala ka bang kapag basher ka sa social media, toxic ka rin sa totoong buhay? Bakit? Sumang-ayon si Vice sa sagot ng contestant na hindi toxic sa totoong buhay ang basher sa social media. May kilala rin ako na ganito, sabi ni Vice. Sa totoong buhay, hindi naman siya toxic talaga, pero basher siya sa social media. Tapos, nalaman ko kasi troll siya. Trabaho, kasi wala siyang pera eh. So yun ang effect. Ginawa niya yun. Kumapit siya doon kahit mali. Kasi kailangan niya ng pera dahil naghihirap siya. Kaya sabi ko sa iba naming kaibigan, huwag niyo nang patulan, diba? Masakit man, pero iyon ang epekto sa kanya ng kahirapan. Kinailangan niyang gawin yun, diba? Hindi man katanggap-tanggap, pero siguro wala na siyang choice. Mabait naman yan eh, pero ngayon magugulat ka talaga yung mga post niya tapos nalaman namin troll pala siya. Sabi pa ni Vice, umabot na siya sa ganoon samantalang dati sabi ko kapag walang pera yan, super pa-Gcash. Nagpapa-Gcash sa mga bakla. Te, pasent naman kasi wala talaga tapos umabot na siya. Eh ngayon, syempre siguro lahat na pa-Gcas na niya. Kumapit na siya sa pagiging troll at marami pang ganyan, ha? Si Juliana, grand winner ng It's Showtime Miss Q&A Season 1, ay kilalang supporter ni presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Si Vice, main host ng Kapamilya Noontime Show, ay nagdeklara noong nakaraang Sabado, April 23, na sinusuportahan niya ang kandidatura ni Vice President Lenny Robredo, ang mahigpit na katunggali ni Marcos sa presidential bid. Hindi nagbanggit ng pangalan si Vice sa kanyang pahayag tungkol sa troll, ngunit tila nakumpirma na si Juliana ang kanyang tinutukoy dahil sa mensahe ng Miss Q&A winner sa direktor na si Daryl Yap. Si Daryl, na isa ring masugid na BBM supporter, ang lumikha ng viral satire video na Lenlen. Tampok sa satire video na pasaring kay Vice President Robredo, sina Juliana, Ruana Mercado, at ang kapatid ni Bongbong na si Senator Annie Marcos. Inilabas ni Daryl sa social media ang screenshot ng palitan nila ng mensahe ni Juliana patungkol sa blind item device. Dito ay tinanggi ni Juliana na nanghingi siya ng Gcash sa mga kakilala at hindi raw siya kailanman humingi ng tulong sa taong tinutukoy niya. Mensahe ni Juliana kay Daryl, iniisip ko nga hanggang ngayon ni isang beses wala sa kanya o sa mga kadikit niya ang hiningan ko ng Gcash kahit 5 duling. Nung wala akong pera at trabaho, nag-online ukay-ukay ako sa FB Live. Nagtinda ako ng pares at mami, pero never ako nang hingi sa kanya o sa kanila. Tanong ni Daryl, sigurado ka? Sagot ni Juliana, siguradong sigurado ako direct. Never akong nang hingi sa kanya, kahit minsan sinasabi sa akin ng mga bakla, lumapit ako sa kanya, never ko ginawa. Unang-una, nahihiya ako dahil alam ko hindi naman kami ganon ka-close, kaya ba't ako hihingi? Hindi rin binanggit ni Juliana ang pangalan ni Vice, ngunit malinaw na itong sagot niya sa paratang ng It's Showtime host tungkol sa troll na nagpapa-Gcash sa mga kakilalang bakla kapag walang pera.
Pinayuhan ni Darrell si Juliana na huwag nang magpa-apekto sa issue dahil giginhawa rin daw ang buhay ng komedya. Sabi ng controversial ding director, kung gayon huwag ka nang magpa-apekto, iniisip niya na kalabang kanya, you are the size of your enemy. Giginhawa rin ang buhay mo at ang naramdaman mong pangmamaliit ngayon ay ang pinakamalaking paalala sa iyo na hindi ka hihinto hanggang maging matagumpay ka. Lahat ng sinabi niya ay refleksyon niya. Nandito lang kami ni Ro at Senator. Pagtukoy ni Darrell sa mga kasamahan ni Juliana sa Lenlen video. Minsan, dahil takot tayo na baka mawalan tayo ng trono, ipinagkakait natin kahit konting espasyo. Juliana Pariskova, masakit pero masarap na pakiramdam iyan, dito lang kami. Sa palitan ng mensahe ni na Juliana at Darrell ay hindi sinagot ang tungkol sa isa pang paratang ni Vice, ang pagiging troll, dala ng kahirapan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Magkita-kita po tayo sa aking next video. Salamat po.